أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal ko mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayong araw po ang ating kwento ay patukol po sa isa sa mga propeta ng Banu Israel na si propeta Daud alayhis salam, si propeta David. Ito yung Tagalog ng kanyang pangalan, na ang kanyang pangalan sa relihiyong Islam ay si propeta Daud alayhis salam. Inshallah, patukol doon naman sa mga kwento ng ibang mga tao, ibang mga kwento sa Banu Israel, katulad ng kwento ni propeta Musa alayhis salam kay Khadr, ganun din ang kwento ni propeta Musa kay Karun. Propeta Musa alayhis salam doon sa isang baka na nabanggit sa Suratul Baqara. At iba pa mga kwento mula sa hangus sa Quran. Pagkatapos po inshallah ng kwento ng mga propeta ay magsisiparit po tayo, magtatangi tayo ng mga series na ating lalagyan ng pamagat na ang mga kwento na hango sa Quran, na ito yung mga kwento na mga tao, iba't ibang mga mabubuting tao at mga kwento mula sa Quran na hinango sa Banal Quran. Ngayon po inshallah ay ngayong araw ang ating paksa ay patungkol sa kwento ni Propeta Daud alayhis salam. Si Propeta Daud alayhis salam, siya ay tinatawag na propeta na mula sa angkan ni Lawi. Na si Lawi ay kasama sa mga anak ni Propeta Yaqub alayhis salam na mula sa angkan ni Propeta Ishaq. Na si Ishaq naman ay anak ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Bago lumabas ang pangalan ni Propeta Daud alayhis salam, ang Banu Israel, ang mga Banu Israel, dahil sa kanilang tinatawag na pagsuway, ay merong mga naging mga hari, mga pinuno, mga hari na sila ay nagmamalabis at inaalipin nila ang mga Banu Israel. At dahil dito ay ang mga Banu Israel ay sila ay pumunta sa isang propeta na ang kanyang pangalan ay si Sam'un. At sa ibang nabanggit naman sa kanyang pangalan sa ibang sa mga naunang mga kasulatan ng kanyang pangalan ay si Samuel. Kanyang pangalan ay si Samuel. So mga Banu Israel ay humiling sila kay Sam'un o si Samuel na padalahan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng isang hari upang pangunahan sila sa pakikipaglaban sa mga tao na ito na umaalipin sa Banu Israel. Sila ay mga hari, sila ay mga pinuno malalakas na tinatawag na inaalipin nila ang mga Banu Israel. Dahil din ito sa tinatawag na parusa sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa kanilang palaging pagsuway sa mga propeta. Dahil dito, sinabi ng Allah sa Banal Quran, Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa id qala linabiyin lahum mubath lana malikan nuqatilu fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wama lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidh-dhalimin. Ito ay nabanggit sa isa sura, Suratul Baqara, na dumating ang mga tao na ito kay Propeta Sam'un, ay Propeta Samuel, na sila ay humingi na kay Propeta Samuel na siya ay magpadala. Humingi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipadala sa kanila ang isang hari upang maging kasama nila, maging pinuno nila, na makipaglaban sa mga tao na itong mga pinuno na ito, naging mga hari na sila ay inaalipin nila at pinapatay nila ang Banu Israel. Ngunit sinabi sa kanila ni Propeta Samuel o si Propeta Sam'un na Qala hal asaytum in kutiba alaykum al-qitalu alla tuqatilu. Sabi niya, kayo ba ay tatanggapin niyo na kapag inubliga sa inyo ang jihad o pakikipaglaban sa landas kay Allah bilang pagdepensa sa inyong sarili? Kasi sila ay inaalipin ng tinatawag ng mga tao na ito, yung mga hari na ito, yung Banu Israel. So sinabi ni Propeta Samuel o si Sam'un na tatanggapin niyo ba na kapag inubliga sa inyo ang tinatawag na pakikipaglaban? Kasi sa mga naunang mga
mga propeta ay sila ay tinatawag na inobliga sa kanila ang jihad bilang pagdepensa sa kanilang sarili. Bilang pagdepensa sa kanilang sarili. Sabi nila, bakit hindi kami makikipaglaban? Qalu, wama lana alla nuqatila fi sabilillah. Bakit kami hindi makikipaglaban? Wakad ukhrijna min diyarina, kami ay pinalabas, pinaalis, pinalayas sa aming mismo mga lugar. Wa abnaina, at yun ay tinatawag na pinaginaalipin yung kanilang mga asawa, yung kanilang mga anak at pinapalaya sila sa kanilang lugar. Falamma kutiba alaihimul qital, ito yung pinakaunang ano nila, pagsuway nila kay propeta Samuel o Sam'un. Sinabi ng ano, na kapag noong ibinabasa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang jihad bilang pagdepensa sa kanilang sarili ay tinatawag na dito alaihimul qital, tawallaw illa qalilan minhum, ibig sabihin ay sila ay nagsitakasan, sila ay nagsiuwian, sila ay hindi nila tinanggap. Una, pumunta sila kay propeta Samuel o Sam'un. Pagkatapos, hiniling nila na ibigan sila ng ano, hari. Na sila yung magiging, siya yung magiging pinuno nila. Pero bago pa man yung mangyari, sinabihan na sila ni propeta Sam'un o Samuel na tatanggapin niyo ba yung jihad kapag inutos sa inyo? Habi nila, tatanggapin namin. Dahil kami ay pinapahirapan, inaalipin. Pero nung inubliga sa kanila ang jihad, na sila ay para depensahan nila ang kanilang mga sarili, sila ay hindi nila tinanggap. Sila ay umayaw at umalis, maliban illa kalilan minhum, maliban sa kakaunti sa kanila. Ayon sa mga nagsulat ng mga history, ang dumating kay Propeta Samuel, Propeta Sam'un, ay 80,000 na mga Banu Israel. Pero noong inubliga sa kanila ang jihad para depensa nila kanilang sarili, sila ay umalis. Subhanallah. Sila ay hindi nila tinanggap yung tinatawag na kanilang hiningi. Subhanallah. Natakot sila. Subhanallah. Yan ay kakulangan sa iman o pananampalataya at ganoon din na pagtanggi sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din sinabi dito, pangalawang ginawa nila ay hindi nila tinanggap. Dito sa ano, وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم لكم طالوت ملكا. Ngayon, dahil hiningi nila na magkaroon sila ng hari na kanilang pinuno, ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala si Talut. Si Talut na maging hari na sila, siya yung magiging pinuno nila. Ngunit ang kanilang sinabi, qalu anna yakun lahul mulk wa alayna wa nahnu ahqqu bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal. Subhanallah. Hiningi nila na magkaroon sila ng isang pinuno, isang hari na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Propeta Sam'un. Pagkatapos ay inubliga sa kanila at ginawa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala si Talut na maging pinuno nila. Ngayon sasabihin nila na paano magiging pinuno namin, magiging hari namin si Talut, na si Talut ay isang tinatawag na wala siyang kayamanan, siya ay hindi galing sa mayaman na pamilya, siya ay hindi galing sa mga tinatawag na mga hari pamilya. Ang nakasanayan sa Banu Israel, which is ang pinakaano talaga sa maraming mga propeta sila, mga propeta na ipinadala, karamihan ay sa Banu Israel. Sa ang kanila lawi ay ang mga propeta. Mga propeta, na which is nagmula dito si Propeta Daud alayhis salam. Ang mga hari naman ay sa angkan ni Yahuda, na isa sa mga anak ni Propeta Yaqub alayhis salam. At itong si Talut ay sinabi ng mga ulama na siya ay nagmula sa angkan ni Binyamin, kapatid ni Yusuf alayhis salam, si Binyamin. So dito ay tinatawag na si Talut ay siya yung inutos ng Allah na maging pinuno nila, maging hari nila. Pero ito yung pangalawang pagtanggi nila. Una ay inobliga, humingi sila na makikipaglaban sila, pero nung inobliga sa kanilang jihad para depensa na kanilang sarili, hindi nila tinanggap. Pangalawa ay yung tinatawag na binigay sa kanila si Talut bilang kanilang pinuno, hindi nila tinanggap. Sabi, mahirap, hindi naman mayaman yan, hindi malaking pamilya, hindi galing sa tinatawag na angkan ni Yahuda at hindi rin galing sa angkan ng Lawi. Kaya sinabi nila na hindi namin tatanggapin. Subhanallah. Yan ang pangalawang pagtanggi nila. Okay. Pangatlong pagsubok sa kanila ay yung tinatawag na nung naging kasama na nila sila, nabawasan na naman yung bilang. Ngayon, sila ay papunta at makikipaglaban na. Nabanggit sa Banal Quran na yung aya na kung saan inubliga sa kanila na sila ay darating sa tinatawag na susubukan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay darating sa dadaan sa isang ilog.
At pagkatapos ay tinatawag na sila isusubukan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pagbabawalan sila ni pinagbawalan sila ni Talut, itong naging pinuno nila, na uminom doon na sa ilog na yun. Pero sila ay nauuhaw. Maliban sabi niya sa manikhtarafa minhu, siya ay kumuha ng isang kamay lang ganun. Ay walang problema. Pero ang uminom doon ng marami doon sa ilog na yun ay tinatawag na hindi kabilang sa amin. Ha? Paman syariba minhu falaysa minni. Okay? Sinabi ni Allah sa Banal na Quran na yung inubliga sa kanila ni Talut bilang pagsubok sa kanila kung sila ba ay tinatawag na susundin nila ang utos sa kanila ni Talut. Dahil si Talut ay siya yung tinatawag na hiningi nila na maging pinuno nila. So nabawasan sila sa unang inubliga sa kanila yung tinatawag na jihad. Nabawasan na naman sila sa pagsubok sa kanila kay Talut dahil hindi nila tinanggap. At dito naman, mababawasan na naman sila. Bakit? Kasi sila yung tinatawag na maraming uminom, subhanallah. Fashariba, yung sa ayan na ano, napakaraming uminom, subhanallah. Kahit utos sa kanila ay huwag silang uminom, maliban sa kakaunti. Kaya nabawasan sila. Pagkatapos, noong sila ay makikipaglaban na, ay nakita nila at sinabi nila, La taqatalana al-yawma bi Jalut. Ito'y pang-apat na pagsubok, pang-apat na pagsway nila kay sa mga utos sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi nila na wala tayong kakayahan sa dami at kapangyarihan ni Jalut. Itong si Jalut, yan ang isa sa mga hari, mga pinuno na sila yung mga nag-aalipin sa mga Banu Israel, sila ay mapagmalabis, kaya gusto ng Banu Israel na magkaroon sila ng isang pinuno na maging pinuno nila, maging hari nila, para tinatawag na makipaglaban sa mga tao na ito. Ito si Jalut ay, syempre, marami siyang tinatawag na mga kawan. At nung nakita ito ng ibang mga Banu Israel, ay sinabi nila, La taqatalana al-yawma bi Jalut wa junudi. Hindi natin kaya, napakarami na, umatras sila. So, ang ayon sa mga ulama, ang tanging natira dun sa 80,000 ay 300 plus. 313 o 300 plus ang natira lang. Which is, ganito yung bilang mismo o kasing tulad nito ang bilang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kasama niya ang mga sahaba sa Ghazwat Badr. Yung nakipaglaban sila sa Ghazwat Badr, at hindi usapan dito ang bilang, usapan dito ay yung paniniwala, pagtitiwala kay Allah. Kaya nakipaglaban ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Ghazwat Badr, labanan ng Badr, ay mahigit lamang sila 300. Ang kalaban nila ay mahigit 1,000. Pero halos walang nagawa ang tinatawag na mga Quraysh. Marami na matay sa kanila, 70 katao ang nabihag sa kanila. So yan ang tinatawag na ang labanan dito ay tiwala at tinatawag na iman o pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito rin, sa kwento na ito, ay subhanallah, 80,000 dumating kay Propeta Sam'un o Samuel, pero nung binigyan sila ng pagsubok, inubliga sa kanila ang jihad, maraming umalis. Tapos sinubukan sila kay Talut, marami ding hindi tumanggap kay Talut. Tapos nung sila ay papunta na, sinubukan sila sa ilog, ganun din, maraming hindi sumunod. At yung tinatawag na nung nakita na nila doon na sila sa labanan, ito na yung mga natira, sabi nila, la taqatalana al-yawm, hindi natin kaya makipaglaban kay Jalut. Ngayon, dito lumabas ang pangalan ni Propeta Daud alayhi salam sa pakikipaglaban sa mga sundalo, yung tinatawag mga kawal ni Jalut. Okay, dito basahin natin yung aya. Sinabi ni Allah sa Banal na Quran, Suratul Baqara, wa qatala Dawudu Jaluta wa ataahu Allahul mulk wal hikma wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'u Allahu an-nasi ba'dhum bi ba'd lafasadatil ardu walakin Allah dhu fadlin 'alal 'alamin. Dito lumabas yung pangalan ni Propeta Daud alayhis salam. Si Propeta Daud alayhis salam sa mga oras na ito ay siya ay kabataan pa. Siya ay binata pa, kabataan pa. At sinabi niya, nung magkakaroon na ng labanan, bago magkaroon ng labanan, ay nagkakaroon ng tinatawag na, kumbaga sa ano ay, pangpainit. So naglalaban dito yung mga matatapang, mga isa-dalawa na mga kawal, o yung mga leader ng tinatawag na grupo na ito, at ganoon din na mayroon ding grupo sa kabila na sila yung unang maglalaban.
At dito, lumabas si Talut at sinabi niya na sino ang lalaban sa akin? At walang tinatawag na lumaban sa kanya. Natakot yung mga kasama ni Propeta Daud a.s. at kasama ni Talut. At lumabas itong si tinatawag na Propeta Daud a.s. at tinatawag na sinabi niya kay Talut na ako ang makikipagduelo, makikipaglaban kay Jalut. Nung nakita siya ni Talut, nakita niya na batang-bata pa itong si Propeta Daud a.s. Sabi niya na naawa siya kay Propeta Daud. Sabi niya, bata-bata mo pa. At saka, kumbaga sa ano, hindi pa niya nakikita sa kanya yung kanyang experience sa labanan. So sinabi ni Talut na iba na lang ang makipaglaban kay Jalut. So sabi niya, ipinilit ni Propeta Daud a.s. na sabi niya ako, dahil ako ang papatay kay Jalut. Ako ay papatay kay Jalut. At yung tinatawag na maglalaban na sila, merong dalang ano si Propeta Daud a.s. na yung parang goma na doon ilalagay yung tinatawag na bato, at ito ay inikot at inikot niya, at yung binato niya itong si Jalut ay natamaan agad siya sa ulo, at yun ang kinamatay ni Jalut. Dito sinabi, waqatala Daud Jalut, at napatay ni Daud si Jalut. At syempre, kapag ang labanan ay naunang namatay ang pinuno, syempre, makikita na halos ang mga kasama niya, ang mga ibang mga kawal niya, ay mawawalan sila ng lakas. So, ibig sabihin, natalo itong mga tauhan ni Jalut dahil namatay, unang namatay ang kanilang pinuno na si Jalut, kaya halos natalo na ang kanilang tinatawag na grupo, ang kanilang mga kawal. So dito, waqatala Daud Jalut. At isa sa sinabi ni Talut kay Propeta Daud a.s. na kung mapatay mo si Jalut, ay ibibigay ko sa iyo ang aking kaharian at ipapakasal ko sa iyo ang aking anak. Yan ang isa sa mga nabanggit ng sa history ng ating mga ulama, which is wala siyang mga katibayan na ano, pero ito yung nabanggit ng ating ibang mga ulama sa history. At sabi dito, وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ, at binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na kapangyarihan. Ginawa siyang hari. So, isa sa mga propeta, o kabilang sa propeta, kasi ang halos mga propeta, hindi sila mga hari. Tulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya pinili na maging hari. Si Propeta Daud alayhi salam, sa si Propeta Sulaiman alayhi salam, si Daud anak ni si Propeta Sulaiman, sila ang mga propeta na mga hari. Okay? Sila mga propeta na mga hari. Sinabi sa ayan na ito na binigyan siya ng kapangyarihan. So, naging hari siya. Nung namatay si Talut, siya ay naging hari, at siya yung tinatawag na binigyan, propeta din siya, tapos siya ay naging hari. Isa yan sa mga nabanggit ng ating mga ulama na binigay sa kanin Allah subhanahu wa ta'ala na na kakayahan, o yung tinatawag na binigay sa kanya na kanyang kapangyarihan, siya ay naging hari. Ganun din, syempre, sinabi ng Allah sa banal na Quran, tu'til mulka man tasha, ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapangyarihan sa sinumang gustuhin niya. Dati makikita natin, may mga tumatakbo, magusto maging presidente, tulad nito, si Propeta Daud a.s., hindi niya akalain, pero syempre, yan ang ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dapat paniwalaan ng isang Muslim ay yung sinabi ng Allah sa banal na Quran, na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang ang mga kaharian na ito, mga kapangyarihan na ito, sa sino mang gustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kahit gustuhin natin ang bagay, gusto natin na maging hari, gusto natin na maging anumang maging presidente o anuman ito, walang makukuhang tao maliban lamang sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Sinabi dito, wa'atahu Allahul mulka wal hikmah. Al-hikmah ay binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng karunungan na ito ang pagiging propeta. So siya din ay isang hari, siya din ay isang propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'allamahu mimma yasha walau la daf'ullah. Ito yung sa ayah na, ibang mga ayah na. Okay, dito, isa rin sa binigyan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, syempre yung kaharian, binigyan siya, naging hari siya, ganun din, siya ay naging tinatawag na propeta. Pinili siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na propeta. Ganun din, isa sa mga binigay sa kanya, isa sa mga nabanggit sa Quran na sinabi ng Allah, washadidna, ito, saan yung aya na sinabi ng Allah? Dito, washadidna
mulkahu. Ha, dito, washalid na mulkahu ay binigyan namin siya ng napakaraming mga kawal. Binigyan namin siya ng napakaraming mga kawal. So siya ay, nung siya ay 40 years, kung hindi ko nagkakamali, 40 years na siya ay naging hari at walang nangahas, walang sino man nagpakita sa kanya na tumanggi sa kanyang tinatawag na pagiging hari dahil siya ay napakalakas ang kanyang kapangyarihan sa pagiging hari. Siya ay napakarami ang kanyang mga kawal at matatapang ang kanyang mga kawal, kaya halos ang mga tao ay natatakot sa kapangyarihan o kapagiging hari ni Propeta Daud alayhis salam. Binigyan din siya ng tinatawag na pagiging propeta at karunungan na sinabi natin. At binigyan din siya isa sa mga sinabi sa Banal na Quran. Basahin natin yung ayat. Wadkur abdana Daud al-Aidi, innahu awwab. Awwab. At sinabi rin Allah na awwab. Si Propeta Daud awwab, palagi siyang bumabalik kay Allah. Palagi siyang humihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi siyang nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Esensya dapat, ang propeta siya, hari siya, pero ganun pa man, si Propeta Daud alayhis salam, palagi siyang nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bumabalik siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tunay naman ng palataya. Sa oras ng kalungkutan, kasama mo ang Allah. Sa oras ng kasiyahan, kasama mo ang Allah. Ilan sa mga tao na kapag sa oras ng kalungkutan, nandun sila sa masjid, nandun sila sa kanilang mga musalla, sila ay nanalangin kay Allah, tulungan mo kay Allah. Kapag sila ay nagkasakit, ya Allah, pagalingin mo kay Allah. Di ba? E mga, halos mga tao na ganyan, kapag sila ay sa oras ng pangangailangan, sila yung nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama nilang Allah. Nag-alala sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa oras ng kaginhawaan, nakalimutan ng Allah. Yan ang isa sa mga kamalian ng ibang tao. Kung saan siyang nagbigay sa iyo, siya ng kapangyarihan, nagbigay sa iyo ng kayamanan, nagbigay sa iyo ng kalusugan, nagbigay sa iyo ng iba pang mga bagay na hiniling mo sa kanya, siya rin ang may kakayahan na kumuha sa iyo. Kaya bakit hindi ang tao hindi magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sa oras din. Marami mga tao na MashaAllah, ginagastos niyang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero makikita mo, subhanallah, hindi nagtatakip ng kanyang, takip sa ulo. Babae, subhanallah. Makita mo doon sa beach, makita mo doon. Ipinupost pa niya. Yung mga ganong, subhanallah. Yung biyaya na yan, galing yan kay Allah. Pero bakit yan ay oras ng kasiyahan? Bakit hindi natin pasalamatan ang Allah? Bakit hindi natin sundin ang Allah? Bakit hindi tayo matakot kay Allah? Yan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala din ang kayang kumuha sa mga bagay na yan. So dapat sa oras ng kalungkutan, kasama natin ang Allah. Sa oras ng kasiyahan, kasama natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ganun din, inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabihna bil-ashi wal-ishraq wat-tayra mahshuratun kullun lahu awwab. At ganun din, na sinabi ng Allah sa Banal na Quran at binigyan din namin siya ng kakayahan na kasama niya ang mga ibon at saka ang mga na tinatawag na kabundukan na sila ay nananalangin, nag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sinabi ng Allah, walakin la yafkahuna sinabi ng Allah na ngunit hindi niyo alam ang kanila, ang pamamaraan ng kanilang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam kung paano, pero yan ay binanggit ng Quran, lahat ng nilikha ng Allah ay nag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero paano, hindi natin alam yan. Ngunit may mga propeta tulad ni Propeta Daud alayhis salam, tulad ni Propeta Sulaiman alayhis salam, nung nagsalita yung mga langgam, ay naintindihan ni Propeta Sulaiman alayhis salam na siya ay nagbigay ng babala sa mga kasama niya mga langgam. Yan ay makukuha natin sa kwento ni Propeta Sulaiman alayhis salam na anak ni Propeta Daud alayhis salam. So dito, kasama ni Propeta Daud alayhis salam ang mga tinatawag na kabundukan, ang mga ibon na sila ay nag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin sa binigay sa kanya ng kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung tinatawag na wa'alanna lahul hadid. Ibig sabihin, naging malambot sa kanya yung tinatawag na yung bakal. So ang bakal kahit parang clay, kahit anong gawin niya sa bakal, yan ang binigay sa kanya, isa sa binigay sa kanya ng kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin sa mga nabanggit na kakayahan na sa kanya ay naging khalifa. Ibig sabihin siya ay naging pinuno. Siya ay naging pinuno at siya ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan na siya ay tinatawag na magbigay ng mga hukom sa mga tao. Sinabi dito, Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Sinabi dito, sinabi ng Allah, O Dawud, O Propeta Dawud, ikaw ay ginawa namin na khalifa.
isang pinuno fil ard, mamuno sa lupa, fahkum bainan nas, kaya hatulan mo ang mga tao bil haqq, pagiging makatotohanan, pagiging makatarungan, ha? Yan ang tinatawag na ano doon, bil haqqi wala tattabi' al hawa, wag mong anuhin ang sarili mo, wag mong sundin ang kagustuhan ng sarili mo, kundi maging makatarungan ka sa mga tao. Yan ay isa sa mga kwento na kung saan nabanggit din sa banal na Quran. Isa sa mga naikwento sa mga paghatol ni Propeta Daud alayhi salam, meron siyang dalawang araw. Isang araw na ito ay ginagawa niya pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang araw siya ay naghatol sa mga tao. So sa araw na ito, ay hindi ka pwedeng pumakapasok sa kanya dahil ito yung ginagawa niya na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung isang araw naman ay yung tinatawag na, siya ay tinatawag na nagbibigay ng mga hatol sa mga tao. Okay, isensa, napakabuting gawain yung pagbibigay ng pagbibigay ng hatol sa mga tao, pagbibigay ng pag-aayos sa mga tao kung may mga problema sila, isa sa pinaka mabuting gawain. Kaya lang narapat na maging makatarungan ang tao sa ganitong mga bagay. Ito binanggit sa banal na Quran, yung dumating sa kanya, wahal ataka nabaul khasmi ittasarrabul mihrab iddakhalu ala Dauda fafazi'a minhum. Ito sa oras na si Propeta Daud alayhis salam ay siya ay sumasamba, oras na hindi siya nagbibigay ng mga hatol sa mga tao, may dumating na dalawang lalaki. Hindi sila makapasok kay Propeta Daud alayhis salam. Sa ibang mga anong sinabi nila, ito ay dalawang anghel. Pero ang pinakatama, sila ay dalawang tao. Magkapatid sila. Ayan, hindi sila makapasok kay Propeta Daud alayhis salam dahil siya ay oras ito ng kanyang mga ibada, pagsamba kay Allah. At nabanggit nga, isa sa kainaman ni Propeta Daud alayhis salam ay dalawang araw yung alternate. Nag-aayuno siya, kinabukasan hindi. Kinabukasan, nag-aayuno siya, kinabukasan hindi. Yan ang sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wasallam. Ang pinakamainam na pag-aayuno ay ang pag-aayuno ni Propeta Daud alayhis salam, na siya ay nag-aayuno at kinabukasan hindi siya nag-aayuno. Alternate ang kanyang pag-aayuno. Yan ang pinakamainam na pag-aayuno. So yan ay isa sa mga kaugalian ni Propeta Propeta Daud alayhis salam. So itong dalawang tao na ito, sila ay, dahil hindi sila makapasok, sila ay umakyat sa tinatawag na harang hanggang makapasok sila bigla kay Propeta Daud alayhis salam. Si Propeta Daud alayhis salam ay nabigla, natakot. Sabi niya, bakit nakapasok sa bahay itong dalawang tao na ito? At siya ay sinabi niya, sabi nung dalawa, huwag ka matakot sa amin, o Propeta Daud, dahil kami ay mayroon kaming gusto lang na ikaw ay gusto namin na magbigay ka ng hatol sa amin, hukom sa amin, dahil kami ay mayroong hindi napagkaunawaan. Ang isa, sabi ng isa, itong kapatid ko ay mayroon siyang siyam na putsyam na mga kambing na babae, mga tupa na babae. At mayroon akong isa lang ang sa akin na tupa na babae. At kinakausap niya ako. Sabi nung lalaki na ito na pati yung sa akin ay kukunin niya at ganun. Siya ay tinatawag na naging malabi siya sa akin. Siya ay niloko niya ako dahil magaling siya magsalita. Pati yung isang na natitira sa akin ay kukunin niya. So sinabi ni Propeta Daud alayhis salam na tunay na ikaw ay tinatawag na hindi naging makatarungan sa kapatid mo. So siya ay, dahil iniisip niya na ito yung oras na kanya pagsamba, nagmadali siya sa pagbibigay ng hatol sa kanila, pagkatapos para sila ay umalis na. So dito, isa ito sa ano, nung natapos na itong bigyan sila ng hatol ni Propeta Daud alayhis salam, siya ay nagsisi. At nalaman niya, sinabi, وَظَنَّ دَاوُدَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. Nalaman niya sa kanyang sarili na siguro inakala niya na siya ay sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos ay فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ, siya ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ, siya ay yumuko at humingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ay nagkaroon ng tinatawag na pagkakamali dahil hindi siya nakinig doon sa iba sa kanila. One-sided lang ang pinakinggan niya dahil sa sinabi ng isa na ganun, pinakinggan niya, at yun ay isa sa mga bagay na dapat ang tao kapag may dumating sa iyo o mayroong mga bagay na inakyat sa iyo o kumausap na bigyan mo ng ayusin mo ito, anong gagawin natin, ganito yung reklamo, dapat ay pakinggan natin ang dalawang panig. Dapat ay pakinggan natin ang dalawang panig. Hindi pwede na magbase lang tayo sa sinasabi ng isa na hindi natin naririnig ang sinasabi ng isa. Maaring magaling magsalita ang tao na ito
At inakalain natin na tama ang kanyang sinasabi. Pero kapag narinig natin ang dalawa, ay saka natin husgahan ang anumang bagay sa pamagitan ng tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, hindi natin kalimutan, huwag natin kalimutan ang tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang gabayan patnubayan. Dahil dito, sa ibang mga ano, ito ay sa ibang mga naunang mga kasulatan, kinukwento nila na ang dahilan daw nito, siya ay sinubukan ng Allah dahil daw sa tinatawag na si Propeta Dawud alayhis salam ay meron siyang siyam na put siyam na asawa. Siyam na put siyam na asawa at nagkagusto siya sa isang babae. At ngunit ang babae na ito ay mayroong asawa. Ito ay kwento sa Israeliyat. Kwento ng Israeliyat. At dahil nagkagusto siya doon, ang babae na ito ay mayroong asawa. Kaya inutusan ni Propeta Dawud alayhis salam yung asawa nila lalaki na sumama sa labanan. Para mamatay at mapangasawa niya itong babae na ito na gusto niya. So, merong siyam na putsyam na asawa si Propeta Daud alayhis salam. So, ito ay tinatawag na sa paniniwala ng Islam, paniniwala ng Ahlus Sunna wal Jamaah, ay hindi nararapat na paniwalaan ng bagay na ito. Una-una, hindi yan magagawa ng isang propeta na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya rin ay tinatawag na makatarungan na propeta. Siya ay humahatol sa mga tao. Siya ay siyang propeta na gawin niya ito para lang sa sarili niyang kapakanan. Ang mga propeta ay hindi sila gumagawa ng mga bagay na kanilang pangsariling kapakanan. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam nag-asawa siya na marami. Bakit? Hindi sa sariling kagustuhan niya. Si propeta sallallahu alaihi wasallam nag-asawa siya 50 years na, 52 years old. Matanda na si propeta bago siya nag-asawa ng marami. Nung sila ni Khadija, bago namatay si Khadija, ilang years yun magkasama sila. Siya walang asawa iba si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban kay Khadija. Ngunit dahil sa paglawak ng Islam para lumaganap ang sunan ng propeta, para din magkaroon ng pagkakalapit ng puso ng mga sahaba, ay nag-asawa siya ng ibang ano. Pero kung sarili niya kagustuhan, hindi. Bakit? Dahil siya ay matanda na. Yung edad niya, yung pagkakaroon ng sariling kagustuhan ay wala doon. Ganun din, halimbawa, isa sa mga babae na inasawa niya ay dahil sa walang mga ngalaga sa babae na yun. Ha? Walang mga ngalaga sa babae na yun. Si Ummu Salama, kung di nagkakamali. Walang mga ngalaga dahil ang kanyang mga pamilya ni mga Muslim. So, pinakasalan ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pangangalaga sa kanya. So, yun ay tinatawag na mga ang tulad ng mga propeta, hindi sila gumagawa ng kanilang sariling kagustuhan lamang, bagkus ito ay tinatawag na mayroong mga mga kadahilanan na ito ay pangkalahatan na kadahilanan at sa kanilang sariling kagustuhan. Ito, hindi natin dapat paniwalaan ang kwento na ito na siya ay nagkagusto tapos gusto niyang mamatay sa jihad yung labanan yung tao na ito para mapakasalan niya. Subhanallah. Yan ay pagpapasinungaling sa mga propeta. Yan ay gawain. Yan ay mga kasulatan na bago sa mga naunang mga kasulatan na hindi sumasang-ayon sa turo ng religious Islam. Ganun din, isa sa mga kwento na nabanggit na si Propeta Daud alayhis salam, siya ay nagkagusto sa isang anak ng hari at pagkatapos sinabi ng hari na ito, para mapakasalan mo ang anak ko ay kailangan na tinatawag na gawin magbigay ng duri ng isang daan na balat ng ari ng lalaki. So saan ka kukuha ng isang daan na balat ng ari ng lalaki maliban sa patayin mo ang tao? So yan ay kumuha. Lumabas si Propeta Daud, kasama niya ang kanyang mga kawal, pumatay siya ng 100 katao, at yun nga, ginawa niyang duri ang balat ng ari ng lalaki na 100. Yan ay kabilang sa mga kasinungalingan na nabago sa mga naunang mga kasulatan. Kasi ang mga propeta, subhanallah, sila ay pinili ng Allah, sila ay may dala na pagsamba sa dakilang tagapaglikha, sila ay sila ay sinugo ng Allah bilang habag at awa sa sangkatauhan. Ang mga propeta, sila ay tinatawag na ipinadala upang maging ipalaganap ang pagiging makatarungan. Ang mga propeta ay ipinadala upang sa mabuting pag-ugali. Sa mabuting pag-ugali. So yan ay mga kwento na nakwento. Kalibawa, yung huling kwento natin kanina na tinatawag na siya ay nagbigay ng duri na 100 balat ng arin. Nabanggit yan sa Biblia. Kaya sinasabi na yan ay mga bagay na napakialaman, imposible sa isang propeta na gawin niya ang bagay na yan. Ganun din, yung mga nabanggit natin kanina na kwento, na dahil sa pagkakagusto niya doon, ay kahit mamatay yung tinatawag na ano doon, subhanallah, hari siya, propeta siya, mayroon siyang napakaraming asawa, bakit kailangan pa na gawin ang bagay na yan? So yan ay pinahintulot sa kanila
ng relihiyon sila, yung tinatawag na pag-asa ng marami, dahil pangkalahatan niya na mayroong mga bagay na mga dahilan, ibang mga dahilan, hindi sa kanilang pansariling kagustuhan. So itong mga kwento na ito, yung mga huling binanggit natin, dalawang kwento na ito, ito ay mga bagay na hindi pwedeng paniwalaan sa relihiyon Islam. Ito ay taliwas sa turo ng Islam, taliwas sa mga katangian ng mga propeta. So isa rin sa mga nabanggit na katangian ni propeta, Propeta Dawud alayhis salam, ay sinabi sa hadith na la ya'kulu illa min amal yadihi. Si Propeta Dawud alayhis salam ay hindi siya kumakain maliban sa tinatawag na kinita niya mula sa kanyang kamay. Allahu Akbar. Si Propeta Dawud alayhis salam, sa oras na ito, hari siya, propeta siya. Pero ganun pa man ay kumakain siya, na ito ay kanyang pinaghirapan. Ito ay galing sa kanyang gawain. Allahu Akbar. So hindi siya kumukuha ng basta-basta lamang. Ito ay isa sa mga mapupulot natin na aral dito, ang pagiging makatarungan ng mga propeta. Isa sa dala ng mga propeta ay pagiging makatarungan. So tayo, makita natin dito, halimbawa, sa trabaho, magtrabaho tayo, halimbawa, ang isang tao mag-absent, tapos gagawa siya ng mga sinungaling, kasinungalingan ng mga letters, o kaya magtatrabaho siya ng 10 hours, 5 hours lang ang itatrabaho niya, tapos magano siya doon na siya ay pumasok ng kumpletong oras, yan ay tinatag mga ulama na hindi pagiging makatarungan. Bakit? Kasi yung kinukuha natin na sahod doon ay hindi natin pinagtrabahuan. Marami mga teacher, halimbawa, teacher na nandun sa kanyang bahay, hindi nagtatrabaho. Mayroon siyang, halimbawa, mga substitute. Ganyan. Isa yan sa mga sinabi ng mga ulama na kung kaya naman ng tao na magtrabaho, bakit ikaw ang pumirma doon, ikaw magtrabaho? Bakit iba yung pinapatrabaho mo? Lalo pa kaya yung iba na mga ghost employee. Pumupunta lang sa munisipyo, pumupunta lang sa tinatawag city hall, pumupunta lang sa opisina para kumuha ng sahod. Pero ghost employee, wala siyang trabaho. Kumukuha lang doon kasi nakalagay ang pangalan niya, nakasama sa ano. Yan ay haram na gawain. Subhanallah, si Propeta Daud, hari siya. Propeta siya. Pero ganun pa man, kumakain siya na mula sa kanyang tinatawag na pinaghirapan. Yan ay isa sa ano. Kasi ang halal na pagkain, halal na kayamanan ay baraka. Pero ang haram na kayamanan, mula man sa riba, mula sa anong, basta haram, yan ay walang biyaya. Kaya, minsan, nagkasakit ang anak, nagastos ang lahat ng kanyang pera. Bakit? Dahil walang baraka. Walang baraka ang tinatawag na kayamanan na mula sa haram. So si Propeta Dawud alayhis salam, kaya na nabanggit natin, isa sa binigay sa kanya na kaugalian niya ay yung pagsamba kay Allah. Isa sa aral na mapupulot natin dito ay magbigay tayo, magtangi tayo ng mga ano natin na pagsamba at pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Dawud alayhis salam, ginagawa niya ay isang araw na pagsamba, isang araw na pag tinatawag na pagbibigay ng mga hatol sa pangangailangan ng tao. At ganoon din yung kahalagahan ng pagbibigay ng hatol. Ha? Pagbibigay ng hatol sa mga tao, pagtulong sa mga tao. Kaya nga nabanggit sa hadith na gusto niyo ba na bigyan ko kayo ng isang gawain na ito ay mas mainam sa pag-aayuno na sunna, mas mainam sa sala na sunna, mas mainam sa pagbibigay ng kawanggawa. Sabi ng mga sahaba, opo, propeta ng Allah, mas mainam kaysa pag-aayuno na sunna, mas mainam kaysa sala na sunna, mas mainam sa sadaka na sunna. Ano yun yung propeta ng Allah? Sabi niya, yung pag-ayusin mo ang dalawang magkapatid na sila ay nagkaroon ng alitan. Magkapatid, magkaibigan, magkapitbahay, kamag-anak, ikaw ang maging dahilan na sila ay magkabati. Allahu Akbar! Mas mainam yan kaysa tinatawag na fasting na sunna, sala na sunna, saka yung sadaka. Kaya sa mga sahaba, kahit sila ay nag-i'tikaf, umaalis sila para lang sa ganyang gawain. Napakalaking bagay ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din yung palaging pag-alala kanina nabanggit natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tayo, sa masjid, makikita natin ito. Di ba? Pagkatapos natin magsalam, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Parang may apoy yung inuupuan niya, tsuk, labas niya agad. Hindi na mag-alala kay Allah. Hindi na magtasbih. Subhanallah. Lalo na ngayon paggamit ng cellphone na hindi natin sinasabi na haram, pero ang problema minsan dahil sa sobrang paggamit ng cellphone, subhanallah. Lalo pa kaya yung gumagamit ng naglalaro ng halimbawa mga ML, nag-iikama na, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ikama na, naglalaro, tapos lang sala, naglalaro na, subhanallah. Nasaan ang takot kay Allah? Nasaan yung pagsamba kay Allah? Ang sala, haligi ng sala, subhanallah. Haligi ng Islam, subhanallah. Yung mga
Katulad, meron din nagtasbih sa sala. Makita natin na, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Tapos may tasbih, hindi po, hindi yan. Ang hangarin dito ay alalahanin mo ang Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hindi, subhanallah. Yung wala tayong ano, hindi natin nalalanghap yung sarap ng pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yung mga isipan ng tao ay, subhanallah, iba-iba. Kaya dapat ay magtangi tayo. Pati kahit yung sala natin, pag nagsala natin, ibigay natin ito kay Allah. Yung sala natin, ibigay natin ito kay Allah. Yung pag-alala kay Allah, bigyan natin siya ng kakaunti. Ilang minuto yan? Binigyan tayo ng 24 hours. Pero hindi isang oras ang sala. Kasama yung pag-alala kay Allah, hindi natin maibigay ng tama. La hawla wa la quwata illa billah. Kaya, pag dumating ang tao sa kanyang libingan, sasabihin niya, sa hadith na nabanggit, ang tanging hiling niya ay makabalik siya dito sa mundo para siya ay makasagawa ng dalawang sala na sunnah. Allahu Akbar. Kaya narapat po sa atin na bilang isang manampalataya, tayo po ay nagpapayuhan ng palagi pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang yung kainaman ng pag-aaral natin dito sa mga kwento ng mga propeta. Makapulot tayo ng aral at pagkatapos ito ay sa buhay natin, ibahagi natin. Yan po ang hangarin natin. Bakit tayo nagkukwento? Bakit sinasayang ang oras natin dito kung hindi natin isa sa buhay ang ating pinag-aaralan? Hindi natin isa sa buhay ang mga mapupulot natin na aral dito. Yan po ang dahilan. Hindi po tayo nagsasayang nanonood na nakikinig lang o para kang nanonood ng mga telenovela. Hindi po. Ang hangarin po natin dito, una, para magkaroon tayo ng gantipala kay Allah, at yun nga, makapulot tayo ng aral, isa buhay natin at ibahagi natin. So yan po ang aral natin ngayong araw, alhamdulillah, yung kwento ni Propeta Daud alayhis salam. At inshallah, sa susunod ay pag-aral natin ang kwento ni Propeta Sulaiman alayhis salam na anak ni Propeta Daud alayhis salam. Nawa gantipala kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa gantipala kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Magandang gabi, magandang araw po sa inyo lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.